Bakit siya ang DSWD secretary ngayon? Anong karapatan ng isang Erwin Tulfo? Well, Odds, siguro hindi na nalalaman. Paano ro yung angat buhay ni Vice President Robredo? Kasi hindi ako binoto niyan, kaya wala kang ayuda dyan. Narinig mo ba ako, lalaki? Oo, ano bang problema? Walang iyakan, may anak ka pala doon. Hindi naman ako magagalit, eh. Kailan, tinapatid mo lang ako. Ano ba yung sabi? Dalasing ako eh. Ano ba talaga? Tutulong ba tayo? Hindi. Nakatulong nga, sir. Ikambayad na. Eh kaso ngayon, bankero, sir. Yung kapatid mo namatay. Brother-in-law niya po yung namatay. Inubos niyo yung pera niya. Ito di mo naman sinadya yung sabi ko. Diyos ko, isang malaking karangalan po ang makasama ang isa kong kaibigan na matagal ko hindi nakikita pero alam naming mahal namin ang isa't isa. Nakasama ko sa morning show for how many years at hindi ko makakalimutan ang taong ito. Baka masyak kayo dahil alam nga magkaiba ang aming political views pero hindi nagwawakas doon ang aming pagkakaibigan. Ang tinutukoy ko, ang napakabait kong kaibigan, akala niya napakataray, Erwin Tulfo. Okay, thank you, Odds. Good morning. Good morning, sir. And thanks for inviting me here. Bakit nakakalukit? Kasi parang medyo malamig eh. Huwag ka matense. Kaibigan ako, okay, Papa Erwin. Nervous na ako, parang... Kasi napapanood ko yung mga ibang interview. Kinakabahan tuloy ako eh. Ano yung may lagnat na ako. Papatid mo ha, dito lang yung nakakangiti, di ba? Pero matari ka sa mga sa programa mo, Papa Erwin eh. Ano bang imahe ang gusto mong paramdam sa sambayanan? Bakit ang taray ni Erwin? Kailangan kasi, Och, di ba, nung sa ABS pa tayo, di ba, yung mga program mission eh, na kailangan talaga macho-macho, matapang, nakasimangot, parang katatakutan ka. Pero hindi na ngayon eh, kasi wala na tayo sa public service, di ba? Lalo na ngayon eh, na-appoint tayo sa government agency that will deal with, that deals with tuturo sa mga mahihirap. So dapat open ka. Paano ka lalapitan, hihingan ng tulong kung nakasimangot ka, di ba? Kahirap naman kahit ikaw, kahit kapitbahay ko, good morning, nakasimangot ka, paano lalapitan yun? So dapat pleasant lagi ang itsura mo. So, nung ikaw ang isang radio anchor, kita ano ka eh? Hard hitting. Oo. Ngayon nagtataas ang kilay ng mga tao. Bakit na naman? Bakit siya ang DSWD secretary ngayon? Bakit yun ang ibinigay sa kanyang pwesto? Anong karapatan ng isang Erwin Tulfo na mabigyan ng ganong pagkakataon? Well, Odds, siguro hindi na nalalaman. Pero tayo, between you and me, di ba? Ang tagal na natin from ABS pa, di ba? May programa tayo ng Mission X. Nakikita mo naman yung mahaba ang pila ng mga tao. Hindi ng tulong, ayuda, pagamot, palibin. Lahat na lang. Si Papa Erwin noon, maikwento ko lang ha, morning show, nag-entertain tayo ng callers. Tandaan mo noon? Correct. Pag nag-entertain kami ng callers, tatanong ni Erwin, oh, wala ka bang pasok? Sabi mo ganun sa estudyan. Ay, hindi po ako kasi nag-aaral. Ha, ba't hindi ka nag-aaral? Karapatan mo yan bilang ano, ba't hindi mo sabihin sa mag... Wala po kaming pera. Tapos sasabihin nung... ikaw lang din nag-aaral sa inyo. Dalawa po kami ng ate ko. Halika! Pumunta ka rito, pag-aaralin kita. At ang dami yung pumipila kay Papa Erwin. Kaya hindi ko alam, saan mo hinuhugot lahat yung mga ibinibigay mo doon sa mga pumipila sa'yo, humihingi ng tulong sa'yo. And to think, ano lang naman yung kinikita mo? Lord, I mean, malaking naitulong ng ABS-CBN, ng company na yun. Kasi ang dami kong racket na nakita mo. May TV Patrol, may morning show. Meron pang nag-i-pinch ito kay Kabayan. So may Hoigising pa. So napakalaki. I mean, back then, nag-1M, 2M na yung sweldo ko noon. So hindi mo lang pwede hindi ibigay. It's your share. So sinishare ko. Bonot dito, bonot doon. During that time, much, hindi ako nakaipon. No? Nakabili ng mga palalaking bahay. yung kotse ko, si Gundamano. Nataka yung mga tao, yung family ko na, saan mo napupunta ang pero? Pero doon napupunta. Tapos may office pa ako dyan sa labas ng ABS. Diba? Hindi pa natatapos yung pagtulong. Mother Ignacia Sargent Esguerra. Nag-rental ka pa ng office doon. So doon napupunta. Ikaw ba naaalala mo pa yung mga tinutulungan mo? Kasi ang pagkakaalam ko, pag normal na sa'yo, natural na sa'yo yung pagtulong, nakakalimutan mo na tao na lang nagpapaalala sa'yo, natulungan mo ako ah. May mga ganun odds, may mga malapit. Pero hindi naman
kailangan bilangin kasi yung blessings galing kay Lord, di naman niya binibilang. Di, no, binigyan na kita ng ito. Oh, OG ha, binigyan na kita, nawala yung ABS, pero may ganito ka, may mga programa ka, may mga business ka. Oo. Di naman niya binibilang, so ba't natin bibilangin? Kayaan na lang natin yung tao. At saka, para sa kanila naman talaga yung OG, di ba? Diba, para mas masarap yung pakiramdam, ikaw yung tumutulong kasi kaysa ikaw tumutulong. Mm-hmm. So ngayon, may mga pumipila pa sa'yo. Like, may opisina ka, alam ko yan. Eh, kailangan i-stop na yun, Otsi, kasi mag-conflict. Actually, nag-resign ako sa AXIS party list. Actually, yung party list kasama ako doon. So, nag-tender na ako ng resignation sa kanila kasi mag-conflict yun with DSWD. Eh, alam na ni Congressman Ed Vic Yap, ang nagpapatakbo ngayon, at saka si Congresswoman Jocelyn Tulfo and Congresswoman Jeff Soriano. Nagsabi na ako na I think Jeff Soriano na Congressman Soriano will be in charge yun sa mga pagtulong at ayuda. So ikaw, excited ka ba sa bagong posisyon? Bagong mundo sa iyo? Excited na the same time parang nakakatakot because sobrang laki yun siya. Sobrang laki. Dati sa ABS type, ilang tao lang naman yun. May pipila dyan, 100 tao. Bibig, bubunutan mo lang. Oo, kaya makita ko yung central office sa may batasan. Ang haba ng pila, alas 4 para pumila, tapos makakauwi na alas 5 ng hapon. Sa DSWD? Dyan, sa central office. Ang haba, tapos pumunta kami sa mga probinsya, ganun din ang haba ng mga pila. Ibig sabihin, marami humihingi ng tulong. Kasi marami kang, I'll take this opportunity na doon sa mga nanonood ko ngayon, tumutulong po ang DSWD sa mga palibing, na hindi makalabas sa ospital, kulang sa pondo, kahit gamot, Odge. O kunwari, yung anak mo, kunwari, o yung may anak ko kayo na nag-aari sa Maynila, di makauwi ng probinsya, pwede hong bigyan na pamasahe ng DSWD. Or wala ho kayong makain, nagbibigyan niyo po ang DSWD, pwede ho. Mas malaki na ito, Odge. Broader, nationwide ito. Bumibisita ka ba sa mga areas? Nakita ko na, Odge, yung ginawa ko this past few days, mga cluster, yung binabanggit ko sa iyo na may bisita ako sa Luzon cluster, Visayas cluster, and then nakikita ko yung mga, kaya parang pare-pareho lang naman yung problema, isa lang. Yung problema na nilalapit sa amin sa AXIS, pagpagamot, pampalibing, yung mga dialysis, chemotherapy, ganun din sa kanila. Pero mas malaki nga lang yung sakop nila. Tsaka mas malaki ang resources ng DSWD. Pero parehong-pareho lang, Odds. Wala namang pinag-aba. Except like, meron sila mga additional, yung sustainable livelihood, balik probinsya, which ginagawa na rin namin. Tapos yung mga rebel returnees, binibigyan din ng puhunan. Lahat ito, Odds. Lahat ng mga mahihirap pwedeng lumapit. Kaya nga, yung may nagtanong sa akin minsan, paano ro yung angat buhay ni Vice President Robredo? Sabi, pwede bang makipag-ugnayan sa DSW? Sabi ko, why not? Diba? Sabi ko, makatulong yun. Lahat ng tulong na kailangan namin, we need that. Diba? Tsaka pagtulong kasi, Odds, wala namang kulay yun eh. Walang pula, hindi siya pink. Kasi pag tumingin ka na sa ganun, wala mangyari. Kawawa naman. Kasi hindi ako binoto niyan, kaya wala kang ayuda dyan. Diba? Kaya nga kung sino man siya, kagaya yung kay VP Lenny na gusto makipagtulungan, sure, why not? Diba? Makakatulong siya. Kahit sa opposition siya, kahit sa liberal siya. Sa DSWD, hindi siya titingin sa kulay. Come and join us, di ba? Yun yung sila sinasabi namin. Nabanggit mo yung mga senior citizens. I'm sure priority yun sa ano. May bill na ngayon kasi dati, Odge, parang 500 pesos lang per month na tatanggap. Basta wala kang natatanggap na ayuda at all, wala kang SS, wala kang GSIS, wala kang pension, bibigyan ka ng DSW, pero kulang. Ang ginawa nitong nakaraang Congress, itong Senate, nasa third and final reading na ginawa lang 1,000. Pero kung titingnan, kulang pa rin, di ba? Dapat at least 3,000 para mabuhay siya dahil 100 pesos times 30 days, di ba? 3,000. So sana, yung gagawin namin, haabulin namin kung pwede taasan pa yun, gagawin 3,000, mabigyan yung mga senior citizens, no? Walang natatanggap. At hindi lang yun, Odds, pati yung PWD mukhang naiwan din. Eh, di ba, marami yun, mga nasa mga laylayan ng lipunan. Pagkatapos, PWD siya, walang may pakain yung magulang niya. Dapat tulungan din silang DSWD. Yun yata ang medyo nakaligtaan. Kailangan siguro mag-file ng batas sa Congress para maisama sila, mabigyan din sila ng parang social pension fund. So, dahil yan sa mga sa kwento mo pa lang at yung mga pagbisita-bisita mo, dahil, di ba, lumilipad ka kung saan-saan para lang i-check, para lang i-review yung mga kaganapan doon. Natutulog ka pa ba?
Tulog pa naman noon. Minsan nararamdaman ko lang parang at the middle of the day, kagaya nung pumunta kami ng, hindi ko alam kung sa Mindanao ba yun, Mindanao cluster. Pag sinabi kasing cluster, sama-sama na yung region doon. In the middle of, kasi gabi na kami natapos, may mga meeting ako. Kung nasa meeting na, parang nahihilo ako. Kasi kulang pala ako sa tulog. Nakatulog lang ako 3 hours. Pero natapos din yung meeting, so nag-siesta na lang ako nung alauna hanggang alas dos. Mm-hmm. I think mas marami pa ako, lalo na sa mga pag nagkaroon na ng calamities, pangako ko nga na nasa ground ako, kailangan mag-supervise sa baba. Kasi alam mo na ang Pilipino, di ba, ramdam mo rin yan na pag walang makita na makapitan, walang official, walang iniwan sa pamilya eh. Naku si tatay, wala dito, nagkasunog na. Naku si nanay, wala na, may baha dito, sana kayo. Umiiyak na lang yung mga bata. Eh, gusto natin paramdam, ng administrasyon ito, ng gobyerno na ito na. Hindi, nandito ang tulong, nandito si sekretaryo, nandito si mayor, nandito si governor, para nagkakaroon sila yung parang moral support, na nabuboost yung kanilang moral din. Pag may nakikita sila na official ng gobyerno, na nandyan na yung tulong. Hindi sila kinakabahan, hindi nagpapanik. Okay. So, ano namang programa ang originally manggagaling kay Erwin Tulf para bilang bahagi ng programa ng DSWT? Marami pang pwedeng gawin. Isa na dyan, Notch, yung gusto rin ng Pangulo ni PBBM, yung i-digitalize ang DSWT. Kasi ngayon hindi siya digitalized eh. Yung paghingi ng ayuda, mano-mano pagbayad. Pupunta ka roon, Notch. Amin. O magkano kailangan mo, Mr. Diaz? Kailangan mo po ng 5,000 para sa gamot. Bibilangan ka ng 5,000. Oh. So, ang gusto ni PBBM, eh, doon tumatagal, di ba? Bibilang-bilangan. May mga nakapila dyan. O magkano, 15,500, ba? 1, 2, 3. Whereas kung digitalize na lang, di ba, naka-QR code na lang, o nandiyan na sa cellphone mo, i-enter doon, o nandiyan na yung, kung medyo naka-Nokia ka lang, o nandiyan na yung reference number, punta ka lang sa 7-Eleven, i-scan doon, bibigyan ka, yun ang gusto niya. Tapos, kailangan linisin yung listahan ng 4Ps, kasi marami dyan, malungkot man sabihin, pero marami kasi dyan na may mga bato, bahay na nabato, pero tumatanggap pa rin ng 4Ps. Yun ang dapat alisin, kasi marami pa nag-aantay eh. Mga nasa listahan, parang waiting list. Oo. Kasi dapat tatanggap ka ng 4Ps pag may anak ka na mahirap, wala kang trabaho. Kung tatlong anak mo, susustenta ng gobyerno yun sa mga nakakatanggap sila, mga at least mga 3,000 plus. Eh, nakagraduate na yung mga yun. May mga trabaho na nag-board exam na sa engineering, nakapasa na sa nursing, nandoon pa rin, 4Ps pa rin yung nanay nila. Eh, yun ang dapat alisin. Eh, hindi naman na sinasabi na okay na ho ako. Sila, kailangan hulihin mo pa or kailangan puntahan mo pa. O graduate na yung anak mo, o kailangan may magsumbong pa. Ayun si Jojo Diaz, graduate na yung anak niya, engineer na yung anak ko. Si Erwin Tulfo, nandun na sa Saudi yung anak niya. Dapat kusa na lang na magsabi na para yung iba naman mabigyan. So, yun din ang gaayusin natin yung listahan na yun para mabigyan naman ng chance yung iba yung mga nag-aantay. Kasi mahaba yung waiting list. So, ikaw ba, katutulong mo, baka nakakalimutan mo na yung mga anak mo. Hindi mo na nabibigyan kasi. Bigay ka na. That's different. Kailangan mo muna siyempre i-secure yung home front. Ika nga. Tulong ka ng tulong. Yun na nga yun dyan, Otsi. Nakita ko rin sa DSWD, medyo malungkot kasi marami sa employees na 28,000 na empleyado. Alam mo ba na 3,000 lang ang regular? Yung 25,000 casual o hindi, contract of service yung every 6 months. Bigay ng tulong. Tinatanong ko, bakit? Eh, wala boss eh. Walang pondo para maging regular sila. Sabi ko, nakakabigay tayo ng pera sa mga mahirap, pero yung sarili natin, diba, parang anak po yun. Hindi mo mabigyan, hindi maging regular. Wala silang parang future. Security of them. Exactly. Yung nakakalungkot eh, di ba? Parang anak mo, makikita ako yung sinasabi mo ngayon. Nabibigyan ko ba? Oo naman. Kailangan unahin mo rin. Kaya dapat unahin din sila. Kasi wala mga benefits ito yun sa mga COS. Hindi sila, wala silang tatanggapin ng mga kung ano-ano, mga bonus, mga allowances. Paano makapagsilbi yung isang empleyado sa iyo kung may problema siya sa bahay? Nagdadalawang isip siya. Kunwari yung nanay niya may sakit. Nilalapit niya ba ito? Baka makasuhan siya, makuha siya, di ba? Hindi na malungkot doon eh. Parang sila mismo hindi makalapit. Exactly. Nakakalapit naman, pero kailangan may susundin silang proseso. Kasi baka may masilip sila. Alam mo naman sa gobyerno, yung puro COA, ECBL, ombudsman, mga graft and corruption, etc. Yan ang dapat asikasuhin din. Yan ang isa sa mga Yan yung actually, Odds, sasabihin ko sa programa mo, meron akong i-extend na
magtatapos sila, wala na silang trabaho by June 30. Around 9,000 ang i-extend ko Odds nationwide para may trabaho sila hanggang December. So yun magiging first order of the day ko Odds, i-extend ko itong 9,000 na ito Odds. Yung mga Tulfo kasi, Kuya, diba, known sila na matapang sila, na walang sinasanto. So kailangan ba talagang pag Tulfo, kailangan ganun katapang? Sa kuwan siguro yung Odds yun ang character eh. Oo. Siguro yung disiplina na nakuha namin sa tatay namin, magkaiba eh. Yung nanay ko, disciplinarian din. Kaya disiplina parang sundalo, di ba? Pagbata pa kami, kung nagkikwento ni Kuya Rafi siya, naka-fall in line kami niya, kalong sundalo. Yung tatay ko, akala mo, yung first sergeant, palakad-lakad, pila ka dyan. Tapos, siguro ganito ha, may nagsigarilyo sa inyo, may alam ng tatay ko, nabawasan yung isang kahan niya na Pilipores. Oh. Simol lang naman ang sisigarilyo. Ayaw umamin, ikaw siguro, hindi po, ikaw, hanggang ako, 5 years old, ikaw, humihiling lang ako, pero walang nagsasalita. So, talagang minsan, iiyak ka nila, bawal din umiyak. Bakit ka umiyak? Bakit, sinaktan ka ba? Sasabihin ng tatay ko, kailangan, hindi ka pwede umiyak. Hindi ka man, pinapagalitan ka pala, bawal ka umiyak. So, strict sa bahay namin. Tsaka yung pupunta ka sa school, pag uwi mo, may lagnat ka pa, hindi mo malako, nahawa ka ng kakatabi yung kaklase mo dahil may lagnat. Gagalit yung nanay ko noon. Bakit? May kurot ka pa noon, may lagnat ka pa, inaapoy ka. Sabihin, kasi naglaro-laro kasi siguro sa bomba ng tubig sa likod ng school. Naglaro-laro kasi siguro sa tubig, sa putik, lalo pag katatapos ang ulan. Tapos maputik yung ka, siyempre nagpihig kayo. Tapos magkasakit ka. Naglaro-laro ka kasi may kurot ka pa ngayon. Yun, na-training siguro. Na talaga lang, maging matapang ka, titibayan mo loob mo. Matigas ka. Tsaka, yun, sampu kami, marami kami. So, kahit sa mga babae mong kapatid, sundalo ang trato ng parents? Pantay-pantay. Medyo yung kwento ng mga ate ko, pag nakabuka ka raw sila, sabihin ng tatay ko, nagpapahangin ka ba? Nakabuka ka. Siya, sarap. Ganun ka-stricto yung parents? Oo, yun. So, pero ang isa pang pagkilala ko sa mga Tulfo ay parang hindi kayo nabalita o na-issue na nanakit kayo physically ng babae. Hindi, Odse. Kasi yung daddy ko, hindi rin nakita namin eh na pag nag-aaway sila. Nag-aaway sila. Sa kwarto natinig lang namin, nagsasagutan. Pero never nakita na sisigaw yung mami ko na sinakta na aray, ganun. Hindi, na sinampal. Never na makikita mo. So, pumasok na sa isipan namin na hindi mo dapat talaga saktan, di ba? You can never hurt a woman. Tapos, masaklap pa dyan, Odds. Paano tayo ng banat dun sa mga abusado, mga nakita mga asawa, mga babae. Tapos ikaw pala na nakita, how could you, di ba? So, hindi ka authoritative na pagdating dyan in defense of children and women, di ba? Battered women. Paano mo papagtatanggol ako ikaw mismo na nakita? So, sa punto ng buhay mo, dumating din yan na hindi ka, dahil titimpi ka, lumayas ka na lang para wala na issue. Na, para wala nang ingay. Pwede ka ba? Ano bang ginagawa mo? Pag binubungangaan ka. Pag binubungangaan ka, hindi naman kami. Text. Text na lang. Wow. Text na ngayon. Ako para wala nang narinig. Sabi ko, ano? Sabihin ka nun, narinig mo ba ako, lalaki? Ginanon ako. Sabi ko, ano bang problema? Sabihin ka nun, kasi late ka. Na-late ako kasi sabi ko, bumili ako ng pagkain. Bumili ako ng pasalubong mo. Ito nga eh, sa driver. Abi na yung pansit dyan. Ito. Then FPG? Nga! Parang biro! Na-late ako bumili. May paggalit na galit. Abi na yan. Ito ang pansit na yan. Binalibag siya na may isa. Sabi, nagamit na yan. Napanood ko na sa pelikula. Napanood na ako kay PJ. Ginanon. Lintik na ba sit na yan? Napanood ko na yan. Wala ka ng excuse. Wala na. Hindi, pero mali ka eh. Bakit ka naman makipagkaulitan pa? Mag-apologize ka lang. I just say sorry. Wala ka nalang kumibo. Siyempre, ikaw eh, kumbaga veterano ka na sa larangan ng pag-ibig. Anong pwede mo ipayo sa kanila? Sa mga panahon ngayon na kung ano yung nababangay? Well, Odge, it's just that you listen na makinig ka. Sa? Makinig ka rin sa partner mo, di ba? You listen kung anong problema.
Hindi yung puro focus ka na lang sa trabaho, nakasubsob ka. Yun ang kadahilan mostly na nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya. Because masyado kang subsob sa trabaho at wala ng quality time. Tama yung sinasabi ngayon na you need quality time with your wife, with your family. Kasi doon nag-uumpisa eh. Trabaho ka ng trabaho, yumayaman ka ng yumayaman, pero wala ng quality time. Naghahanap ng outlet yung mahal mo sa buhay. Mga anak mo nagbabarkada, instead na ikaw kasama on the weekend, dahil ikaw eh, nag-golf ka, dahil kasama yung mga business partner mo, o may ka-meeting ka sa gabi, imbis na kasama sila sa dinner or weekend, eh, hindi mo naman nakakasama, di ba? So, yun ang nagiging problem. So, make it a point na, no matter how busy you still have time, kahit papahano siguro, twice a week, you know? Go out with them, di ba? Otherwise, wala mangyayari. Puro itong mundo na natin ito, lahat ng tao siguro hiwalay kung you will not listen to that. Kaya you really have to make sure na you really have time. You really find time. You must find time. Nangangarap ka rin ba, Papa Erwin, na tulad ng ibang ama, mapag-gather niya lahat ng mga anak niya tapos nakikito, ito na lahat sila. Yeah, of course. At the end of the day, you really have to look at that. Mahirap naman yung may mga kaibigan kasi ako, Odge, na mga pumanaw na nagkakagulatan, like ganito, may kapatid pala tayo, may kapatid pala ganito. There will be a certain point of your life na you have to tell everybody kasi unfair din sa kanila yun eh. Kala nila sila lang, kala naman sa gitna yun lang, kala sa bunso yun lang, diba? Kasi it will be unfair. Ikaw, kami naman, alam namin na kung saan kami, where we stand, okay? Rather than sila pa yung mga kanilang, eh, magkapatid pala tayo. Magkikita sa isang school, eh, magkakapatid pala tayo. Sino daddy mo? Si Garun? Si OG? Si OG din daddy mo? Oh no, dada. Merong Diaz din po doon sa school na yun. Ito nga, di ba? Away na parang asawa mo nga. Walang iya ka, di mo sinabi. May anak ka pala doon. Di naman ako magagalit. Eh, kailan, tinapatid mo lang ako. Ano ba yung sabi? Dalasing ako eh. You can't do that. Oo. Akala naman nila. Siyempre, naging mapusok din naman ng isang Erwin Tulfo nung araw. Naging marupok ka rin pala. Yeah, again, we make mistakes along the way, Odds. Mm-hmm. Wala namang perfect na tao eh. Mm-hmm. And from these mistakes, we have to rectify it. Pagdating natin, when we grow old, when we mature, nakita na mali yata yun, okay? So, you correct it. Mm-hmm. You correct it. Kaya nga, pag sinabi nila, as you age, you become wiser. Because nadaanan mo yung mali eh. Diba? Eh, iba na talaga yun. Kung may alam ka pa ng 50, 60 years old, 70 na buang pa rin, hindi na nagbago yun. Hindi niya nakita yung mistakes niya nung bata siya. 20, 30, kailangan nagbabago ka eh. The more you age, the more you become wiser dapat. May kinatatakutan ba ang isang Erwin Tulfo? Oo naman. Kami magkakapatid. Nakauna, kinakatakutan namin yung Diyos. Kasi anytime, pag gumawa ka ng katarat, kalukuhan. Baka lahat ng mga yan, bawiin niya. Or magkasakit ka, o mamatay ka. Pangalawa, of course, our mom. Ayaw namin masumamalo. Kasi naniniwala kami ng kapatid niya, tawag na parang gaba sa Bisaya or karma. Pinaiyak mo yung mami namin or sumamalo. May balik yun na hindi maganda. Something will happen na to. Oh, ilang taon na nga si mami? Oh, my mom is 96 years old. Wow! So, nasa ano pa siya? Wisho pa? Oo naman. Oo. Medyo hirap na sa maglakad, pero nakakatayo pa rin. Alalay na lang, or wheelchair pag medyo malayo-layo. Naalala ko, Papa Erwin, ano yung hindi yung napaka-classic para sa'yo na inihingi ng tulong sa'yo, na hindi mo makakalimutan? Yung one-notch, coverage yun eh. Hindi ko talaga makalimutan. Biglang nagkaroon ng flash floods, may Montalban, nalulunod. Oh. Coverage, punta kami, nalunod. Pagkatapos eh, hindi rin pa mapalibing. Huh? Eh, kulang pa sila ng 10,000 yata. Huh? Yung pera ko, 1,000. Sabi ko, sige, babalik na lang kami. Baka din ako kayo makabalik, sir, kasi liblib. Talagang bundok siya sa Montalban. Kailangan pa ng 4x4 ng pickup truck ng ABS noon. Sabi ko sa nila, tapos paglabas ko, may nagpupuan doon. At yung mga parang sugal na ba yun? May sugal pag sakla? Yun, sakla. Saklang patay. Maniwala ka, hindi yun. Kulang siya ng 20. 20 mil? 20 mil. Pangit pa ng ataol niya, hindi naman kawawa naman. Kinaya ko 1,000. Hindi ko maintindihan yung sakla na. Dito, kinaya ko. Nanalo, oh, nagsara na bankrupt yung bankero. Nagmumura.
Tapos, tumama, 20 mil. Eh, yun daw yun. Binigay ko sa tuwan-tuwan mo. Unfortunately, pero classic nga eh. Ayun pala, yung bankero, kapatid nung asawa nung nabitay. Binulog na lang ng driver. Sir, may... sabi ko, di masaya na sila. Di malungkot. Sabi ko, nang bakit na naman? Kasi kapatid pala nang namatay yung, ano, yung bankero eh. Brother-in-law. Sabi ko, gano'n ba eh? Ano ba talaga? Tutulong ba tayo? Hindi. Nakatulong nga, sir. Eh, kambayad na. Eh, kaso nga yung bankero, sir, yung kapatid yung ba namatay, brother-in-law niya po yung namatay. Inubos niyo yung pera niya. Ito di ko naman sinadya yung sabi ko. Binigay lang talaga ng Diyos siguro yun, di ba? Oo. Binigay ng Diyos. Eh, ba't ako nanalo? Hindi ko naman intindihan yung sugal na yun. Inaya ko 1,000. O nanalo, di mo yung pambayad na sila. Pero siya, malungkot daw kasi wala, yung bangka. Ano may ipapayan ni Papa Erwin since pagtulong na rin lang naman pinag-uusapan dun sa mga tao tungkol sa pagtulong? Ito, guaranteed, magagaling na sa akin. Ito, sumpaman 1,000%. Yung itutulong nyo, basta galing mo sa puso yun, ibinabalik yun. Kaya do not hesitate when you help someone na financial, lalo financial or food, dahil yun ho ay binabalik. Kahit ano pa ang paniniwala mo, sino pa pinapaniwala mong Diyos, guaranteed, pangako ho. Sabihin nyo ako sinungaling, when you help and don't feel bad. Kasi kung huwag ka na tumulong pala kung masama ang loob mo. Ibinigay mo yon na huwag mo isipin na babalik yun. Babalik ho yun kung sa 3 times, 4 times, 10 times pa.